ako sa suni Senadora Nancy Binay. Ngayon, ito po, makinig ka po, Madam Nancy Binay. Binanatan niyo po ang ano, ang dole. Tungkol na ito dito sa isang babaeng nangangalang Linn Silawan. Ngayon po, malinaw pa po sa aming ano, malinaw sa isip namin na kinakampihan mo itong si Linn Silawan. Malinaw po sa sikat ng araw at madilim pa po sa gabi na walang bituin na nasa panig ka nitong babaeng ito. Ngayon po, malinaw din po na kinukonsinti po ninyo ang kamalian nito. Kinukonsinti po ninyo ang pangbabastos at pangwalang hiya sa Pangulong Duterte. So, kinakampihan po ninyo ang kanyang kamalian. Kinakampihan ninyo siya. Kasi sa patuloy na pagbanat nyo sa dole. Ngayon po, matanong ko nga kayo ha, Madam Nancy Binay, paano po kaya, nagkataong itong si Linn Silawan na ito, itong bastos na babae na ito, nagkataon ang ama mo ang binastos nito, ang ama mo ang sinabihan nitong inutil, ang ama mo ang sinabihan nitong mangmang, ang ama mo ang minura ng putang ina. Ano po kaya ang mararamdaman po ninyo, Madam Senadora Nancy Binay? Ha? Matutuwa po ba kayo? Ay, hindi. Siguro po mangingisay kayo sa galit, mamumula kayo sa galit. O kaya, kulang na lang, hablutin mo tong babaeng to ng masapok ang pagmumuka nito. Bakit? Ikakatwiran nyo freedom of expression? Ganun na pa ngayon ang paggamit ng freedom of expression? Ginagamit sa kabastusan? Ginagamit sa kawalanghiyaan? Kinukonsinto niyo itong silin pukyuta na ito? Aga, pamamarisan to ng iba. Pamamarisan to ng iba, gagayahin to ng iba. Pinapalaki ninyo ang ulo nito. Ayos lang pala mang bastos ng leader ng bansang Pilipinas kasi may kumakampi. Mga senador, mga abogado, ayos lang, di ba? Bakit ito ngayon? Hindi nyo to, bakit nyo ito kinukonsinti? Di ba dapat ipaalam natin sa babaeng ito na siya ay nagkamali? Simple-simple nga lang pakiusap ng dole sa kanya. Mag-public apology siya dahil malinaw naman na malinaw na siya ay nagkamali. Siya ang may kasalanan. Baliktad na ang mundo ngayon? Ang Pangulong Duterte ang luluhod sa kanya sa isang atchay ng Taiwan? Sa isang muchacha ng Taiwan? Aba! Tapos sasabihin nyo, freedom of expression? Aba! Ginagamit nyo ang freedom of expression sa kawalanghiyaan, sa kabastusan? Ay, dapat lang talaga yan. Shoutout sa sa dole, ma'am, mga ma'am, mga sir. Kami pong mga netizen, DDS, 16 million na DDS, kung gusto nyo pong magpasign ng petition na agree po kami na mapadeport yan at makulong at makasuhan yan, handang-handa po kami mga DDS na pumirma dyan. Tatapatan namin yung mga panawagan ng mga walang hiyang mga konsentidor ng mga demonyo, salot at basura na nasa likod ng babaeng pukyuta na yan na kagigil kabastusan. Yan, pakinggan mo ha, Madam Nancy Binay. Pakinggan mo. Bastos yan eh. Kung yung ama mo ang binastos, tatay mo ang binastos, tingnan lang natin kung hindi ka malagutan ng ungkat sa gigil. Tatay mo ang binastos, ama mo ang binastos, minura sa social media, buong mundo. Ha, nakabasa, narinig. Nakailang video yan? 2 video, 4 hanggang 5 video yan. Panay tigra sa, presidente? Panay pang babastos? Freedom of pa ba yun? Expression pa ba yun? Aba, hindi kami papayag. Managot siya. Bastos siya eh. Anong pinaglalaban niya? Ikaw limpukyutan ka. Anong pinaglalaban mo, ha? Wala kang utang na lubo, itnabulyo ka, naku, Diyos ko, hindi ka magtatagumpay. Kayo, hindi kayo magtatagumpay, hindi namin kayo hahayaan. Ala, grabe kayo, kasama nyo ha, kaitim ng budhi nyo. Huwag ganun. Huwag nyong kampihan yung babaeng yan.
Huwag nung ipagtanggol. Kailangan nung ipaalam sa kanya na siya ay nagkamali. Maling-mali siya. Sa pangbabastos niya. Diyos ko naman, talagang pinapalaki niyo pa ang ulo. Pamamarisan ito ng mga ano, mga iba din na bumabastos sa Pangulong Duterte. Sasabihin nila, ayos lang to kasi may kakampi pala sa atin. Aba, hindi kami papayag. Mananawagan din kami sa dole kung kailangan ng sign namin na sabi ng tulong ang dole. Pipirma kami, petition yan, campaign petition para sa babaeng yan. Hindi kami papayag, bastos-bastosin lang yung pangulo namin na ganun-ganun lang. Aba, never, never. Pagtatanggol namin yan. Pagtatanggol namin, tapos susuportahan namin yan. Hindi kami papayag na ganun na lang. Managot kang babaeng yan. Sobrang taas ng lipad yan. Akala mo kung sino. Akala mo kung sino ka, ha? Linn, pukyutan ka. Huwag kayong ganun. Aba, grabe kayo. Harap-harapan na yan eh. Paniniram puri sa social media eh. Ano nyo pa? Pinapalaki nyo pa ang ulo. Aba, patawa kayo. Huwag ganun. Ha, mga ka-DDS, solid lang tayo, ha? Full support tayo sa dole at sa pangulo natin. At mabuhay tayo.